أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم بارك لنا في ليلتنا هذه وتقبل صيامنا وقيامنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mga kapatid sa Islam at ang lahat ng ating mga taga-subaybay at sumusunod at nanunood sa ating ngayon sa mga gabing ito, samahan niyo po ako muli sa ating paksa na kung saan karamihan sa ating mga kamusliman ay ito ang inaabang-abang na paksa na ito. Kadahilanan sa ito ang gabi na ipinagpala, gabi na itinakda at kapasyahan, gabi na kung saan isang beses lang ito dumaan sa loob ng isang taon, gabi na kung saan pinili lang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipagkaloob sa mga umma ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam at hindi ipinagkaloob sa mga sinumang mga propeta at sinumang mga tagasunod ng mga propetang iyaong mga nauna kay Propeta Muhammad. Gabi na kung saan kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil dito ay bumababa ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sanlibutan. وَهُمْ يَنْزِلُونَ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَغْفِرَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَسَمُّوا هَؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ لَيْلَةُ الضَّيْقِ لِضِيقِ الْمَلَائِكَةِ الَّتِي تَتَنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّ بِنَا أَيُّهَا الْإِخْوَةُ الْكِرَامُ نَتَنَوَّلُ سَوِيًّا وَلَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعَنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ. Mga kapatid sa Islam, ang gabing ito ay sana ay maging kapalad-palad sa bawat isa sa atin. Dahil kung tutunghayan po natin, ay nakalipas na ang mga araw at hindi na pwedeng maibalik. Nandito tayo sa gabi na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng isang kabanata patungkol sa gabing ito na ipinagpala. Gabi na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala sammu bihadhi al-laylatul mubarakah li'anna bikathratil mubarakah allati tatanazzal minal lunuzulil malaika fi hadhal ard. Dahil dito napapaloob ang dami ng mga biyaya, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala at gabi ng kapasyahan kung saan darating ang susunod na isang taon ay ngayon yung gabi. Kung halimbawa ngayon tayo ay nasa Lailatul Qadr, gabi na kung saan ibibigay ang mga kapasyahan na nakaganapan na mangyayari sa darating na taon. Ito ang dalil natin na pwede pala mabago ang Qadr. Ito ang dalil natin na pwede pala ang mga araw, ang mga gabi at ang mga magaganap na hindi pa natin alam, ngunit tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakakaalam nito, ay pwede itong mabago dahil sa kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay humihiling sa Kanya na anumang mabuti ay Kanyang ipagkaloob sa atin. Sinabi ito na Laylatul Qadr wa ismun murakab, dahil ang Layl ay gabi.
singular ng layali. Pag sinabing layali ay plural. Lailatul Qadr, dahil ang Qadr ay gabi na kung saan itinakda at kapasyahan ng Allah ang mangyayari na kanyang ipapababa sa kanyang mga anghel ang mga kasulatan na kaganapan na mangyayari sa bawat mga nilalang na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sanlibutan na ito. Kaya ito ay sinabi na Lailatul Qadr. Dahil dito sa hadith na ito kung saan ang Lailatul Qadr ayon sa mga pantas, ang mga ulama sinabi nila na ito ay nagsisimula sa gabi ng after Maghrib. Wahada khassa lil ummati Rasulillah wa khassa lil umma wan nasi jami'an. At ito ay espesifiko na ang gabing ito ay dumarating sa after Maghrib hanggang doon sa tulu'il fajr, bago magbukang liwayway na dumating ang fajr. Ayon sa mga pantas, ito yung para sa mga anak ni Adan. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga anghel ay ang pagsimula ng araw o gabi ng Lailatul Qadr ay nagsisimula ito ng after Asar. After Asar hanggang doon sa bago mag-fajr. Samantala ang mga umma o mga tao na anak ni Adam ay after Maghrib patungo ba'd al-fajr. At dito natin makikita ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Man salla bardaini dakhala al-janna." Ang sino mang magdasal ng dalawang sala na bardain, lamig, ayon sa mga pagpapaliwanag ng mga pantas, ito yung fajr at ito yung al-asr. Kaya bagat naman may hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga malaika ng Allah isinusulat nila ang mga gawain ng mga anak ni Adan at sila ay umaakyat sa itaas at kanilang sinasabi ang anumang nagawa ng mga anak ni Adan. Sasabihin ng Allah, kaifa taraktumu? Ano ang nangyari at paano nyo iniwan ang mga anak ni Adan? Sasabihin nila, ang aking mga alipin, sasabihin nila, ya Allah, nahum wa hum yusalli. Iniwan namin sila na sila ay nagdarasal ng fajr. Pagkatapos noon ay may mga anghel na magbabago na papalit na naman sa after Asar hanggang Fajr. Dahil ang Fajr may mga malaika na darating at papalitan na naman ito ng mga anghel ng Asar. Kaya kung magdasal tayo ng Asar at saka Fajr na jamaa, ito ay nangangahulugan na isinusulat ng mga anghel ang ating mga gawain na tayo ay iniiwan nila at napupunta sa langit at sumasaksi na tayo ay nagdarasal. Ang isasabihin ng Allah, aking mga malaika, saksihan ang aking mga alipin na nagdasal sa Fajr at saka Asar na sila ay aking napatawad o pinatawad sa kanilang mga kasalanan at sila ay tatanggapin ko sa paraiso. Allahumma amin ya Rabb. Mga kapatid, bakit ito sumiya Laylatul Qadr? Lianna Laylatul unzila fihi al-Quran wa fihi Laylatul Mubarakah. Dahil ito yung gabi na kapasyahan na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran, ang kanyang salita. Ginamit dito ng Allah ang ismu tawkid, inna. Hindi katulad ng paglikha niya kay Adam na inni ja'ilun fil ard. Magkaiba ang inna at saka inni sa wikang Arabic. Nagpapatunay na ta'zim, kadakilaan, kahalagaan ng gabing ito na ipinagkaloob ng Allah na hindi kailanman niya ipinagkaloob sa mga naunang henerasyon, dito lamang sa mga umma at tagasunod ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Sinabi na itong Lailatul Qadr, tinawag ito na Lailatul Qadr aw sumya Lailatul Qadr li'anha likatratil baraka fiha, sa dami ng baraka na bumababa sa langit, mula sa langit dito sa kalupaan na ibinibigay ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang pasulat na pagbabago sa ano ang mangyayari na kapasihan sa mangyayari sa mga anak ni Adan.
Ibig sabihin, gabi na kung saan darating ito na isusulat ano at ilan ang makakain ng isang tao sa darating na taon. Ano ang mangyayari na kaganapan sa kanya? Ano ang mangyayari sa mga biyaya at ano ang kapasihan ng Allah na mangyayari sa kanya sa loob ng isang taon? Ito ay may susulat at mangyayari ang itinakda na kagustuhan at kapasihan ng ating tagapaglika. Allahu huwa qadirun li kulli shay. Siya ang Allah na kaya niya baguhin at siya ang nagtatalaga ng anumang mangyayari sa mga kaganapan sa susunod na mga taon. Sinabi rin na al-Qadr dahil dito may pakikita na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala kapasyahan niya na ipinagkaloob sa mga umma ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, dahil minsan si Propeta sallallahu alayhi wasalam sa hadith fima rawahu hadithun Bukhari wa Muslim anahu kana yaqra'a fil Qur'an fa qara'a marra أن الله سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين إلى خمسين عاما. Minsan daw si Propeta Muhammad ay nagbabasa ng Quran at napadaan siya sa talata sa Quran na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi, at katiyakan aming isinugo si Noah, Propeta Noah alayhi salatu wasalam, sa kanyang mga mamamayan, at siya ay nanatili sa kanila na sa loob ng 1,000 taon na mga taon kulang ng 50 taon. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Sa pagpapaliwanag ng mga pantas, 950 years. Si Propeta Noah alayhi salatu wasalam ay nagturo, nagdawa sa kanyang mga tao. Iilan lamang ang naniwala sa kanila, 87. Hindi sila, ayon sa mga ibang pantas, 70. May nagsabi na 40 dahil hindi umabot ito ng 100. Isipin nyo mga kapatid, could you imagine and believe this? 900 years nagturo ng da'wa ng Islam para sa Allah, kukunti lamang ang mga tao na sila ay naniwala dahil lang Allah ang nagbibigay ng habag at nagbibigay ng patnubay sa sinumang naisin niya. Nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ang mga nauna na propeta sa akin na natili dito sa mundo ng 1,000 taon o mahigit pang ilang taon ang mga edad nila, because the generations before us, their ages were about years. Umaabot sila ng 300 years, 500 years, thousands of years. Pero si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, ayon sa sinabi niya, ang aking mga umma ay ang kanilang magiging edad ay sa pagitan ng edad ng propeta na 63 hanggang 70 years old. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, paano kami makakahabol, makakatimbang sa mga gawain ng mga nauna sa akin na sila ay sumamba sa iyo, gumawa ng kabutihan ng libu-libong mga daang taon, samantalang kami ay abot lang na hindi pa kukunti lang, ilang lang ang abot ng 100 taon. Bumaba ang aya na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na inna a'atayna kal kawthar. O Muhammad, ibinigay namin sa iyo ang kawthar. Ayon sa mga pantas, ang kawthar ay ito ay lahat karamihan, lahat ng mabuti, lahat ng mga biyaya. Ipinagkaloob nito ng Allah ang kawthar ang gabi ng Lailatul Qadr na kapasyahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, balunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tanging makakainom lamang dito ay ang kanyang mga tagasunod, na ang sinumang makainom dito ay sa araw ng paghukom ay kailanman sila ay hindi makakaramdam ng uhaw. At marami pang mga biyaya at kasama rito, ya Muhammad, ang Lailatul Qadr na kung saan ito ay khairum min alfi shahr, mahigit pa ito, malamang pa ito ang gawin nyo sa gabi niyan na 1,000 buwan. You know how did the ulama compute this? 1,000 years, according to them, 83 years and 4 months. Sino ang nakapag-edad sa atin ng 83 years and 4 months? Iilan lang mga kapatid. Pero ang gabi ng Lailatul Qadr, pag ikaw ay gumawa ng kabutihan, halimbawa, nagbasa ka ng Quran, halimbawa, nagsamba ka sa Allah, nagsadaka ka,
at ikaw ay nagpatira pa lahat ng anumang ma'ruf. Lianna annakira tufidu bil umum, la hindi ginawa ng Allah na taksis na anumang gawain lang. Ang ginawa rito ay anumang mga gawain na mabuti. Lianna nakira sa lugal Arabiya, ito ay tufidul umum. Anuman ang lahat na mabuting gawain ay iyon ay tatanggapin sa iyo ng Allah na parang ikaw ay nagsasagawa nito ng 1,000 buwan na ang kantumbas nito ay 84 na taon at 4 na buwan. Ya Allah! Kailan ang Lailatul Qadr, mga kapatid? Gusto natin itong hayaan, hindi ba? Lahat tayo nag-aasam-asam. Ngayon po ay araw ng Lunes, kinabukasan ay Tuesday. Tama? Ayon sa bilang kung saan tayo ay nagsimula, bukas ay 26 ng Ramadhan. Dahil pumasok na ngayon yung 26, bukas yun. Ngayon sa kinabukasan ng 26 na bukas na Tuesday, sa gabi ng after ng Tuesday, after Maghrib, pumasok na ang 27 ng Ramadhan. At alam nyo ba kung alo ang 27 ng Ramadhan? Ayon kay Ibn Abbas, ayon kay Ikrima, wakathir min ba'dil ulama, sa 27 dito ang kapasyahan ng Lailatul Qadr na ito ay ibinaba ang Quran at dito magaganap ang kung ano ang inaantay ng lahat ng mga umma ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pero may kaganapan na nangyari patungkol dito. Anong nakaganapan na nangyari? Sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasalam, may mga sahaba na sila ay nag-uusap na sinabi nila, ngayon yung Lailatul Qadr, ngayon dumating. Sabi ng isa, hindi ngayon ang Lailatul Qadr, noong isang araw. So sila ay nagtatalo. Sa kanilang pagtatalo, dumating sa kanila ang propeta sallallahu alaihi wasallam at sasabihin sa kanila ano ang mga pangitain, ano yung mga sinyalis ng Lailatul Qadr. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay hindi nila namalaya na sila ay nawalan ng respeto sa kanilang propeta, na tumaas ang kanilang boses sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Bumaba ang talata mula sa Quran nang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, o kayo na mga mananampalataya, huwag niyong itaas ang inyong pananalita, ang inyong boses sa kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na harap-harap ninyo. Maaaring ito ay magsisi kayo, maaaring mawala ang inyong mga mabubuting mga gawain. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay nawala sa kanila ang Lailatul Qadr. Ngunit sinagot ito ng mga pantas kung nawala ang Lailatul Qadr sa oras na yun dahil hindi ipinalam. Ang tanong na mas'ala dito ng mga pantas, ang Lailatul Qadr doon lang ba sa kaganapan sa time ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ay hindi na siya babalik? Dalawa ang sabi dito ng mga pantas. Una, ang sinabi nila, doon naganap sa kaganapan lang ni Propeta Muhammad at ito ay nawala na ng bisa dahil doon sa pagtatalo ng mga taong yun sa kanilang pagtataas ng boses kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang karamihan ng mga pantas ay sila ay nagkaisa, majority among the Muslim scholars, they decided and they have proven that it was not only during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the mere fact is that every year afternoon hanggang ngayon. Bakit? Ayon sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na fajtahidu, gawin niyo ito dahil ang Lailatul Qadr dumarating ito ng mga 21, 23, 25, 27 hanggang sa 29. Ayon din sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha na ito ay patuloy siya. Dahil mga kapatid, katulad dito ng pagpapalimbawa ng isang scholar, subhanallah, kung ang Lailatul Qadr o di kaya ang isang tao meron siyang isang mga kayamanan na itinago niya at ito ay inilibing sa lupa. Pagkalibing nito sa lupa at ito ay tinandaan niya, sabi niya, ito yung aking mga perlas, ito yung aking mga kayamanan, tapos tinandaan niya ito. Ilang taon bumalik siya,
Tapos marami ng mga bunga at hindi na niya makita doon. So ibig sabihin, nangangahulugan na nandoon pa rin ang kanyang mga iniwan na yaman. Ganun din ang Lailatul Qadr, na kung saan ito ay kapasyahan ng Allah na magaganap ito sa tuwing taon, habang bago pa magunaw ang mundo, kapasyahan at kagustuhan ng Allah na pangako niya, at dahil sa pagmamahal niya sa mga umma ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Allahu Akbar. Magpasalamat tayo mga kapatid, dahil tayong pinagkalooban ng gabing ito, na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay patas siya sa lahat ng kanyang mga nilika. Tama nga ng edad natin ay 20, aabot tayo ng hindi abot ng 100,000 taon. Pero pwede kang gumawa ng isang gawain sa isang gabi ng Lailatul Qadr, na kung saan katumbas ito ng mahigit na o kumulang o mas matimbang pa, na ikaw ay nagsasagawa ng 1,000 taon, 1,000 buwan. Allahu Rabbi, lakalhamdu ya Rab. Ano ang alama? Ano daw ang mga pangitain? Kasi dito tayo mahilig eh. Ano, kailan ba yung Lailatul Qadr? Kailan magaganap? Parang yun lang ang gagawin ko. Wallahi mga kapatid, kawalan ng malaking kawalan at kalugian sa tao na dumating ang Lailatul Qadr na wala siyang nagawang kabutihan. Ngunit hindi rin nangangahulugan na tayo ay sumasamba lang sa Allah sa Lailatul Qadr. Sinasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala bawat segundo, bawat oras, dumating ang Lailatul Qadr o hindi, pero sinasamba natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nagbigay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng pangitain ng Lailatul Qadr. Ano ang mga sinyales? Sabi sa Lailatul Qadr, ito ay dumarating sa pamamagitan ng Lailatul Musharraka al-Munira. Ibig sabihin, gabi na kung saan madadama, mararamdaman ng tao, dahil sa gabi na kung saan ay hindi napakasyadong maliwanag at hindi rin napakasyadong madilim. Katamtaman lamang ang liwanag, na ito ay dahil sa pagbaba ng mga anghel. Napakaganda ng pag-explaina ng mga pantas dito. Bakit? Dahil ang mga anghel, nilika sila sa liwanag. Pero ang araw ay nilika mula sa apoy. Ang liwanag, pag ito ay bumaba, ang apoy ay ito ay nahahaluan siya at nawawala ang liwanag ng araw. Kaya bagat naman natatalo ang araw sa liwanag sa pagbaba ng liwanag ng mga anghel. Kaya ang pangitain din nila, bago ang Lailatul Qadr na mawala ito sa kinaumagahan ng tuluil fajr, mangyayari na ang mga anghel at liwanag ng mga anghel ay nananatili dito sa sanlibutan, pero ang natatalo ang liwanag ng araw na kung saan ito ay magsisikat sa bagong liwayway. Pangalawa, talaat at talaa, walaysa fihi baridan, walaysa fihi har. Dito daw ay dumadaan na kung saan gabi na mararamdaman mo na hindi mainit masyado. Walang init na mararamdaman mo at hindi rin ito malamig na gabi. Ibig sabihin, nandoon lang siya sa katamtaman. Na para bagang ikay, nararamdaman mo ang kaginhawaan, kapitagan, at ikaw ay nalulungkot o ikaw ay nasisiyahan sa napakagandang gabi na ito ay liwanag. Na ayon din sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ay hindi mo makikita ang karamihan ng mga bituin. Ngunit, nakikita sa liwanag na ito ay nararamdaman ng sarili sa gabi na kung saan ang mga anghel ng Allah ay sa dami nila na bumababa ng mga biyaya ng Panginoon. Sinabi rin rito mga kapatid, ay Lailatu al-Bilhudu. Ibig sabihin, mararamdaman ang katahimikan. Mararamdaman dito ang kapanatagan sa gabing ito na napakaganda. Hindi nyo ba naramdaman minsan sa buhay natin mga kapatid na gabi na kung saan napakasarap ng nararamdaman? Ramdamin natin mga kapatid ngayon, lalong-lalo na bukas, dahil bukas ng after Maghrib ay darating, insha'Allah, kung yun ang kapasyahan ng Allah, ay darating o yun ang itinakda na araw ng 27 ng gabi ng Lailatul Qadr, na kung saan doon ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang salita, ang Quran, na doon din marami ang kaganapan na mangyayari na ipaihintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iba rin sa mga pantas na nasabi din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, gabi na kung saan ito rin ay minsan dito ay bumabagsak ang ulan. Dahil alam natin ang ulan mga kapatid,
ito ay mula sa Allah at ito ay rizqun min Allah, biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ito rin ay dumating sa gabing ito, mangyayari na ikaw ay nandoon sa gabi na ipinagpala, na ipaparamdam sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaganapan na mangyayari sa gabi ng kapasyahan ng Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, bakit daw ito, mga kapatid, na ito ay naiiba sa lahat ng mga gabi kaysa sa mga una-una? Ang kapasyahan na kung saan ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang salita, ang Quran, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi lawhin mahfud ila baytil izzah. You see, the Quran, we have already taken that in our previous lectures, that the Quran was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in two piecemeal. One is that the Quran was revealed to Prophet Muhammad cover to cover, all finished already. Where is this? In the house of preserved tablet, Baytul Izzah, fi lawhil mahfud ila Baytul Izzah, at nilalagay doon sa Baytul Izzah na bayna samawati wal ard, the house of preserved tablet, na kung saan ito naman ay ng paisa-isa, na hindi kumpleto ang Quran dahil depende sa kaganapan na pangyayari kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam sa loob ng 23 taon na siya ay namuhay sa kanyang pagdadaawa sa mga musyrikin at sa mga Quraysh. Nuzulul Quran, kakaiba to, mga kapatid. Salita ng Allah bumaba sa Lailatul Qadr, naiiba siya. Pangalawa, tafrikul hukum, dahil yufraku kullu amrin hakim. Dito kasi ibinababa ng Allah ang mga kapasyahan niya na mangyayari sa kanyang mga alipin sa susunod na isang taon. Halimbawa, ano mangyayari sa atin sa isang taon? Nakasulat na. Magkakaroon ka ng sakit ng COVID-19, o magkakaroon ka ng kotse, makakapag-asawa ka, magiging balo ka, o ano man ang mangyayari sa'yo, Lailatul Qadr yufraku fihi, dumarating ang mga kapasyahan ng Allah. Ang mangyayari sa kaganapan na yon, ang Allah ang nakakaalam. Ang mga anghel, hindi nila alam. Nalalaman lamang ng mga anghel sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na yon na itinakda na kanilang isinusulat. Pangalawa, mga kapatid, ay bumababa. Pangatlo, dito bumababa ang magfira. Ang magfira, ibig sabihin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan siya ay nagsabi, man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ang o siya ay tumayo ng pagdarasal na sa gabi ng Lailatul Qadr, na ito ay paniniwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at inaasam-asam niya na makamit ang gantimpala mula sa kanyang Panginoon, ang lahat ng kanyang mga kasalanan ay ipawawala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Allah, mga kapatid, ipagkaloob nawa sa atin ng Allah na lahat ng ating kasalanan ay mawala. Makagawa tayo ng kabutihan na kung saan halos tayo ay gagawa, bawat isa sa atin, na tayo ay para bagang gumawa ng 1,000 taon na mabuting gawain, 1,000 buwan na gawaing mabuti. Pang-apat, mga kapatid, ay dito bumababa ang salam. Bakit? Ano ba ang hadith? Ano ba mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ang salam, ang kapinatagan, katiwasayan, katahimikan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinababa sa lupa ay magaganap sa gabing ito na mangyayari sa bawat isa na tatamasain ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, mga kapatid, katanungan, ano ba at nararapat-napat nating gawin sa mga araw ng gabi ng Lailatul Qadr? Una, kiraatul Quran. Dahil ang Quran, ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Lailatul Qadr. Nararapat lamang na tayo ay magbasa ng Quran. Allahu Akbar. Hindi ako marunong magbasa ng Quran. Wallahi, sister, kapatid, pakinggan mo ang Quran. Iyakan mo yan sa Allah. Iyakan mo yan sa Allah na ikaw ay makabasa ng Quran habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa mundo. Walang imposible sa Allah. Sayang ang mga panahon na kung saan nananatili na buhay pa tayo dito sa mundo, na kailanman ay hindi tayo gumawa ng ijtihad na paraan na para mabasa natin ang Quran. Wallahi, kung nahihirapan ka magbasa ng Quran, mas kalugod-lugod ito sa Allah na pinapakinggan niya. Mas maraming biyaya na ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala.
wallahi ang Quran ang siyang salita ng Allah na kumpleto at perpekto, na ang sino magmagnais nito ay ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sino mang tamasain niya ang pagmamahal sa Quran, mamahalin siya ng Allah at ng mga anghel at lahat ng mga tao dito sa sanlibutan na ito. This is the one of the beauties of Islam, mga kapatid. Kung nahihirapan man tayo, ang Quran, basahin natin, dahil ito ang isa sa mga pinakamaganda na gawain sa gabi ng Lailatul Qadr. Pangalawa, ad-dua. Dua na panalangin. Maari may mangyari sa atin na mga kaganapan na hindi natin batid. Mga miserable sa ating buhay. Pwede ito ay mabago sa pamamagitan ng pagdua, paghiling sa Allah. Wa inna maddua mukhul ibada. Ang paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay ulo ng mga dasal. Ito ang pinakapunot dulo na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Udu'uni fastajib lakum. Call unto me and I will answer your prayers. Isa sa pinakagusto ng Allah sa kanyang alipin ay laging humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mga kapatid, huwag tayong mamangha. Hindi nyo ba alam, maski kaganapan na naisulat sa Qadr, ang mangyayari sa iyo ay pwede itong mabago. Hindi ko makalimutan ang isa sa mga kwento sa kapanahunan ni Propeta Musa alayhi salatu wasalam, ang babae na dumating kay Propeta Musa at umiiyak at sinabi niya, O Propeta ng Allah, hilingin mo sa Allah na ako'y magkaroon at biyayaan ng anak. Sabi ng Allah kay Musa, ang babaeng yan ay nakatadhana sa kanya na hindi ko siya bibigyan ng anak. Hindi siya manganganak. Pero ang babaeng ito, latak na to mi rahmatillah, huwag kayong mawala ng pag-asa sa paghiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyo gawin si Satanas, huwag niyo gawin ang mga taong nawawala ng pag-asa. Ang Allah ay mahabagin at maawain at nauunawaan ng anumang naisin ng gusto ng kanyang alipin. Ang babaeng ito patuloy pa rin na humihiling sa Allah. Isang taon, dalawang taon nakita ni Propeta Musa ang babaeng ito. Nakita niya na mayroon siyang dalang-dalang sanggol at sinabi niya, Ya Fatha, Ya Imra'a, kaninong anak yan nang dala-dala mo? Sabi niya, O Musa, ito ang anak ko na ibinigay na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Nagtanong si Musa kay Allah, Ya Allah, sinabi mo na hindi siya pwede mabigyan ng anak dahil ito'y nakatadhana. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinagot si Musa alayhi salatu wasalam, anong makakapagbago sa gusto kong mangyari? Ano ang mga dua na babago, mga kapatid, sa pamamagitan ng paghiling at hindi natin alam? At wallahi, dito tayo napapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito tayo tunay na nagkakaroon ng koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga dasal sa prayers natin ay ito rin ang sala na ito ang dua. Pangatlo, mga kapatid, as-sadaqa. Wa ma huwa as-sadaqa? Ang sadaka na ito kung saan pag namatay ang isang tao, ihilingin niya sa Allah na, Ya Allah, farji'ni, ibalik muli ako dito sa mundo, Ya Allah. Bakit? Dahil faatasaddaq. Gusto ko, Ya Allah, na magbigay pa ng mga sadaka. Wallahi mga kapatid, walang mababawas sa sadaka na ibibigay mo, lalo pang itong dadagdagan ng Allah ang mga biyaya sa iyo sa pagbibigay mo ng sadaka. Ang sadaka hindi lamang sa pera. Ang sadaka nandiyan ang lahat ng mabuting gawain, mabuting salita, pagtulong at pagbigay ng payo. Ano man ang kakayanin mo, sa lahat ng mga mabuting gawain na ibinigay sa iyo ng Allah bilang biyaya, ito ay ipagkaloob, ito ay ibigay sa sangkatauhan. Kung saan, pag ito ay ginawa ng isang tao, kalulugdan siya ng Allah, pahahabayin ang buhay niya, at maraming mga biyaya na darating sa kanya. Alladhina yunfiqun, sila yung mga tao na nagbibigay, mimma razaqnahum yunfiqun, na sila ay nagbibigay sa anumang mga sadaka na ipinagkaloob namin sa kanila ng mga biyaya. Pang-apat mga kapatid, al-afu, gabi na kung saan nararating. At bakit? Gabi na kung saan ang Allah ay nagpapatawad sa kanyang mga alipin. Gabi na kung saan itinakda ng Allah na hindi nararapat ang sino man na hindi tawarin sa gabing yaon, na sila ay nagsusumamo sa Allah, umiiyak sa Allah, nagtatawba sa Allah, at sila ay patatawarin ng Allah sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Tayo pa kaya na hindi magpatawad sa ating kapwa-tao, sa ating mga kamag-anak, lalo na sa ating mga kamag-anak, mga kapatid? Ilan sa atin ang biktima na ang mga kamag-anak natin na itinakwil natin? Subhanallah, ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, katagutan natin na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Qati'ur rahim la yadkhulul janna, ang sino mang siya
ay itinakwil niya ang kanyang kamag-anak sa Marano na tumiulak sa tunganay niya na dinumpakabaw si ikusurga niyan. Hindi tatanggapin ng Allah sa paraiso. Mga kapatid, ito ay amana. Kaya kailangan tayo ay magpatawad. Saan? Sa kahit sinong tao na nagkasala sa atin. Sa kahit sinong mga tao na sila ay nalinlang nila tayo. Ang Allah ang bahala doon. Minsan may haditang propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabihan niya ang isang tao. Sabi niya, sugo ng Allah, hindi ko siya mapatawad. Sa araw ng paghukom, sasabihin ng Allah, papatawarin mo siya o ang paraiso. Mga kapatid, wag na natin antahin ang pagkakataon na yun. Dito lang may papakita. Wal-afun. Ang sila yung mga mapagpatawad na ito ay sinyalis ng mga tao na sila ay matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpatawad tayo para sa Allah. Hindi tayo magpapatawad dahil may tao na in-approach niya tayo. Hindi tayo magpapatawad dahil para sa kanya. Magpapatawad tayo alang-alang sa Allah, sa pagmamahal natin sa Allah dahil siya ay mapagpatawad. At ito rin ang mga sekreto ng mga taong tatanggapin siya sa paraiso. Panglima, mga kapatid, Lailatul Itikaf. Sayang wala tayong i-atikaf, kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 10 gabi ng Ramadhan ay siya ay nag-i-atikaf. Saan? Doon sa kanyang Masjid Nabawi. Hindi tayo makapag-i-atikaf, mga kapatid, niya lang. Dahil ang kagandahan ng Islam, gumawa hindi na ituloy, pero ang niya mo ay gusto mo na maituloy pero hindi mo yung nagawa, insha'Allah makakamit mo ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang ani mga kapatid ay zikrullah. Wama adraka ani zikr. Alam nyo ba na minsan si Aisha radhiyallahu anha, ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sabi niya, ya Rasulullah, idha adrakna Laylatul Qadr, famadha nadu'u? O sugo ng Allah, kung halimbawa gabi ng Laylatul Qadr na ito ay nasa gabi tayo ng Laylatul Qadr, anong magandang dapat nating hilingin? Dua o di kaya zikr? Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ya Allah, kayo, innaka afun, tunay na ikaw ay mapagpatawad at mahal mo ang mga tao na bibigyan mo ng patawad. Ya Allah, patawarin mo ako. Innaka afun tuhibbul afwa, at mahal mo na magbigay ka ng pagpapatawad. Patawarin ako sa aking kasalanan. Mga kapatid, that is the best to add during the night of Laylatul Qadr. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anna. O Allah, you are oft forgiver. O Allah, forgive me for my sins, for there is no one who will forgive except you. Mga kapatid, pang-pito ay al-istighfar. Ang istighfar ay ito yung pagsabi natin ng astaghfirullah wa atubu ilay. Ito yung pagpuri sa Allah ng subhanallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wallahi mga kapatid, ito ang aking sasabihin sa sarili ko at kayo na lahat na nanonood dyan. Samantalahin natin, kung gabi ng Laylatul Qadr bukas, dahil ito ay ayon sa hadith ng propeta na usually nagaganap sa 27 ng Ramadan, gabi na kung saan ibigay natin ang gabi para lang sa Allah. The whole night para lang sa Allah. Magbasa ng Quran, magdikr sa Allah, magsabi ng la ilaha illallah, at katakutan mo ang Allah. Kayo na mga mapaggawa ng kasalanan, mapagtambal sa Allah sa gabi ng Laylatul Qadr, na gumawa ng mga kasalanan dahil kasama kayo sa mga kinasuklaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, pati ang kanyang mga anghel, dahil gabing ito na mapagpala, pero ang kabaliktaran ang iyong ibinibigay sa iyong Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, wama adraka Laylatul Qadr. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya sa Quran, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Katotohanan, ang Laylatul Qadr na ito, dito namin ibinaba ang kasulatan, ang kapayahan, ang salita ng Allah kay Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Nasabi natin kung paano ito bumaba. 23 years during the prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we have already taken also, and we understood that the book of Allah, the Quran, is already done. Where is this? Between the heavens and the earth. And this is already protected by Allah subhanahu wa ta'ala.
inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. O Muhammad, we sent you down the dhikr, the Quran, and we will protect it in any corruption. Ibig sabihin, la shak, wala tayong pagdududa na ang Quran kailanman hindi ito mababago hanggang sa pagkagunaw ng mundo. Ang sino mang sabihin niya ngayon ang Quran na itong binabasa natin ay may kulang, may pagdududa, at siya ay tanggapin niya na may kulang at pagdududa at magkuha ng ibang Quran maliban sa Quran na ito, siya ay kafir, sabi ng mga pantas. Dahil ayon din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kafara bima unzila Allah subhanahu wa ta'ala ila nabi sallallahu alaihi wasallam, and those who deny the revelations of Allah to his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is among the disbelievers. Pangalawa, mga kapatid, anong sinabi ng Allah? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka laylatul qadr. Inulit na naman ng Allah ang dalawang beses, tatlong beses ang laylatul qadr. Kala ulama, ta'zim bil laylatul qadr. Dahil ito ang kaganapan at kadakilahan at kabutihan ng laylatul qadr, na lahat ng mabuti na gagawin mo dito ay tunay na napakamatimbang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsisika sa gabing ito at ikaw ay patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga kasalanan. Humingi ka na mabago mo ang sarili mo, mga kapatid. Lagi tayo humiling minsan sa karamihan sa mga palamuti sa mundo. Hindi po ba? Hinihiling natin ang kapangyarihan, ang yaman, ang anak, ang lahat ng kagandahan. Pero bakit hindi tayo natin hilingin na, Ya Allah, sana ibilang ako na mabago ko ang aking pag-uugali. Alam niyo ang pag-uugali ko na masama. Alam niyo na ang pag-uugali ko ay hindi ayon sa Islam. Baguhin niyo ako, Ya Allah. Pwede itong mabago, mga kapatid. Dahil wala rin silbi ang ating mga mabuting gawain, ang paniniwala sa Allah, kung tayo ay tao na isang tao na siya ay masama ang kanyang pag-uugali. Huwag natin laging gawin na kung saan tayo ay laging sinusunod si Satanas at kagustuhan ng sarili natin. Pwede tayong mabago, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagbabago natin sa sarili natin at ganun din sa kapahintulutan at kagustuhan at kapasiyahan ng ating tagapaglikha. Inna nahnu nazzalna alayka laylatul qadr wa ma adraka laylatul qadr. Laylatul qadr khairun min alfi shahr. Ang laylatul qadr, nakuha natin kung bakit ito ibinaba ng Allah dahil sa pagmamahal niya sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiniling niya sa Allah na paano ako at ang aking mga umma na maliit lamang ang kanilang buhay dito sa mundo, hindi aabot ng 100 taon, at ang mga nauna ay mas marami ang kanilang nanatili na buhay na pagsamba sa iyo. Bumaba ito, mga kapatid, mas mahal pala tayo ng Allah. Eh wallahi, susumpa ako sa Allah na mas mahal niya tayo. Manmanan ninyo, bakit? Isa sa hadith na riwaya, sa dami ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad, kasi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung maraming tagasunod sa araw ng paghukom. Batid nyo ba na minsan si Musa, kalimullah, kinakausap niya ang Allah, na siya ay minsan ay nagmanman at siya ay minsan ay naghiling, sana man lang ay napabilang ako sa propeta, sa mga umma ni propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Wallahi, mga kapatid, mga umma ni propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, isipin nyo, Laylatul Qadr sa atin lang ibinigay. Paano tayo, kamahal ng Allah, ganun si propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Laylatul Qadr khairu min alfi shahr. Ito ang Laylatul Qadr, na gabi na gumawa ka ng mabuti, ay ito ay matkasing timbang ito ng 1,000 buwan na gumagawa ka ng kabutihan. Khairu min alfi shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Ar-ruhu fiha, fasara al-ulama, ar-ruh, ang ibig sabihin ng ruh, ito daw si Jibril. Bumababa ang mga anghel ng Allah, kasulatan na magpapasya sa mangyayari na magaganap sa 1 taon, bumababa si Jibril kasama ng kanyang mga kasama ng mga anghel, at isinusulat ang ano ang kapasyahan na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos noon ay salamun hiya hatta matla'il fajr. At nandyan ang kapanatagan, katiwasayan, at kabutihan at katahimikan hanggang ito ay magfajar. Wallahi, mga kapatid, ang sino man sa atin nagsimula nung 20 hanggang sa bago matapos ang Ramadan, na lagi nagtatarawih, lagi nagtahajud, laging gumagawa ng kabutihan, inshallah walang kawalan sa iyo, dahil maaari ang Laylatul Qadr ay nandoon sa mga gabing yon. Sambahin natin ang Allah hindi lang sa Laylatul Qadr,
araw at gabi, purihin natin ang Allah habang humihinga pa tayo ng mabuti, habang inaasam-asam pa natin o tinatamasa natin ang biyaya ng Allah, ang hangin na ito, ang kalusugan natin na ito, bakit hindi tayo magpasalamat sa Allah? Si Propeta Muhammad ang tunay na nahirapan sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, gabi na kung saan siya ay nagtatahajud, gumigising ng gabi at sinabi ng kanyang asawa, o sugo ng Allah, ikaw ay pinatawad ng Allah sa iyong mga kasalanan. Takadama min dhambik, lahat ng iyong kasalanan, una at taos at natapos na ang iyong mga kasalanan, hanggang ngayon pa rin ba'y ginagawa mo itong pagpuri mo, pagluwalhati mo sa Allah? Anong sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid? Afala akuno abdan syakura? Hindi ba ako o Aisha maging isang alipin na laging nagpapasalamat sa Allah? Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Allah, hindi lang sa salita na pagsabi ng alhamdulillah, ang pagsunod sa mga batas at ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hinihiling namin sa iyo ang gabi ng Lailatul Qadr, ang aming mga gawain ay ito ay tanggapin mo. Amin, amin ya Rab. Ya Allah, hilingin namin, inihiling namin sa iyo na protektahan kami sa anumang mga sakit na ito ay pandemic ngayon sa mundong ito. Ya Allah, ang sinumang natamaan ng sakit na ito, ya Allah, sila itanggapin mo sa iyong paraiso. Ya Allah, patawarin ang aming mga magulang na sila ngayon ay nasa kanilang mga libingan. Ya Allah, wala na kaming pwedeng may tulong sa kanila maliban sa paghingi sa iyo ng dua. Ya Allah, patawarin mo sila, tanggapin mo sila sa paraiso, gawin mo ang kanilang mga libingan na ito ay isang hardin ng paraiso. Allahumma amin. Ya Allah, pagkaisahin mo ang mga Muslim. Ya Allah, bigyan kami ng tunay na pag-unawa sa iyong relihiyong Islam. Mabago namin ang sarili namin. Ya Allah, ikaw lang ang aming Diyos. Hindi kami nagtatambal. Ya Allah, ipaunawa mo sa aming mga kababayan, sa mga Kristiyano, ang tunay na turo ng Islam at kung sino si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gabayan kami lahat, ya Allah. Patawarin sa iyong kami sa aming mga kasalanan hanggang kami ay dumating ang kamatayan na masabi namin na la ilaha illallah, walang Diyos na nararapat sambahin maliban sa Allah. Mga kapatid, sana po ay napulutan natin ang aral ang mga gabing ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, abangan uli po ninyo bukas ano ang pwede nating magiging paksa. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.